Hello. Hello guys. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Anong oras na ba? Yeah, 12:25. Good afternoon. And na-realize ko na kailangan ko mag-vlog kasi kung wala tayong vlog, ano na? Kumusta na ang YouTube? Walang ganap, walang mangyayari. So, kung hihintayin ko na may interesting na mangyari sa buhay ko, nga tayo. So, nag-panic buying kami kasi may bagyo daw na darating. Teka, tanggalin ko yung medyas ko. May bagyo daw na darating. Habagat. May darating na bagyo. Habagat. So, ang daming tao kanina sa grocery store. Ang dami puro lalaki ng mga plastic na dala nila. Kasi nga, baka hindi na makalabas ngayong weekend. Kasi ngayong weekend, tatama yung bagyo. So, pakita ko sa inyo yung pinabili ko. I mean, hindi ko siya i-haul. Papakita ko lang sa inyo. Ayan guys, isang malaking eco bag. Tapos, isang malaking plastic bag. Tapos, maliit na tinapay lang yan. But, wala pa akong bigas. Bibili pa ako ng bigas mamaya. At saka mga ngangat-ngatin namin ng mga snacks. Kasi wala kaming snacks. And then, kailangan ko rin bumili ng diaper. May diaper pa naman ako. In case lang na hindi ako, may diaper yung mga bata. Kaso, in case lang na kailangan din namin ng diaper, check ko kung may ano pa ako, wet wipes. Dito nakalagay lahat ng wet wipes. Meron pa. So, ayos ko muna tong pinamili ko. And then, mamaya babalikan ko kayo kasi gusto ko i-haul yung Daiso. Ayan guys, naitabi ko na yung napamili ko kanina. Pakita ko sa inyo konti. Ay, siya. Pinakailalim yung gulay. Sunod is yung kanin na alam kong hindi ko gagamitin. Agad, ilagay ko dito. Tapos may, ayan, hamburg. Ready to make. Ginawa ko na to, natira lang. Tapos kapag kailangan ng mga bata, lunch, madalian. Yan, freeze ko lang. I-defrost ko lang. And then, ito guys, luya to, luya. Advice ko sa inyo, kung mahilig kayo magluya, git-gitin nyo siya, gat-gatin nyo siya. Or, and then, kapag matigas na siya, hatiin nyo siya into cubes. Tapos kapag magluluto kayo, may sabaw, tapon nyo lang siya sa sabaw, and then ready na siya. And then, that's it. Lalagay ko yung buong ano ng rice cooker kasi tinatamad na akong mag isa-isahin yung mag scoop ng kanin. So, ayan ang aming emergency food. So, start tayo sa Daiso haul. Ito, hindi ko to isang bagsak ang binili. Na-accumulate ko to sa loob siguro ng 2 weeks. Maano pa rin. But anyway, 2 weeks kasi dito guys, alam nyo ba na ang tax dito is 8%, pero this October, umakyat na siya ng 10%. So, from example, 100 yen, nagiging 108 yen siya kasi nga 8% tax, but na 110 na. So, nagmahal na yung mga bilihin dito, but maliban sa pagkain, kasi exception yung pagkain. So, pagkain is 8% tax pa rin. Pero yung mga luxury like alak or sigarilyo, yung mga 10%. Leo! No, you're not allowed inside. You're not allowed in the carpet. So, ayun, yun lang yung about sa tax. And bumili ako, and magwi-winter na, matagal pa naman, magtataglamig na, so bumili ako ng, anong tawag dito, condensation absorbent sheet. So ilalagay ko to sa bintana, ito, ayan o. So pag nag-moist yung bintana, sisip-sipin niya, like that. Sandali, pakita ko sa inyo. Napaka-nervyoso ng aso na to. Ilalagay ko siya sa bintana, like so, and then sisip-sipin niya na yung moist ng bintana. Kailangan ko pa bumili ulit niyan. Meron din akong tray. Gusto ko tong gamitin doon sa yung mga ati-atihan. Lalagay mo yung
yung item dito, tapos pipicturean mo, ganun, makikiarte lang. Next is, ito, parang mesh, ilalagay sa ofuro, sa bathtub, kasi, tapos ilalagay mo sa loob yung laruan ng mga bata, like that. Lalagay mo yung mga laruan ng mga bata dyan sa loob. Para hindi magkakalat sa tubig. And next is silicone lid. Silicone. Basta, ganyan siya, guys. Pero ang gusto ko gamitin to sa anong tawag doon? Sa sink. Kasi yung sink namin, kaya ba to sa sink? I think pwede naman. Kasi pwede. Kasi nga, lalagay ko to dun sa sink para pwede akong magbabad ng gusto kong ibabad, lalo na pag malalaking bagay tulad ng exhaust exhaust namin. Kapag lilinisin ko sila pag mamantika na. So, hindi siya kasya sa palang, maliit na palanggana. Kaya ako binili yan. Plastic down. And meron pa akong ito. Pag nagte-travel kami, kasi nga bala ko bakin ako, hindi ako pwedeng mag-shampoo at saka conditioner ng iba. Dito ko na lang ilalagay yung shampoo at conditioner ko. Then, next is, anong tawag dito? Spring buckle key holder. So, bibili kami ng bike. Plano kong bumili ng bike. And ilalagay ko dito yung susi ng bike. Tapos, kapag hindi ko siya gagamitin, kunwari namimili ako, ilalagay ko lang siya, parang i-bracelet ko lang siya para hindi siya mawala. So, that's the point ng pagbili nito. Second plastic, done. Sunod is muntik na yung pa ako. Ito, anong tawag dito? Acrylic holder. Acrylic. Mahilig ako sa mga abubot. Tulad ng hindi na yung explain eh. No? Tulad ng anong tawag to? Masking tape. So, yung design niya is ganyan. Flower. Isa pa. Yung design niya is parang galaxy. Ayan, ang cute niya kasi. Ang ganda niya, oh. Meron din akong draining net pag nilalagay ko sa sink para hindi dumediretso sa hindi dumediretso yung mumo ng pagkain dun sa basta para hindi siya magbara. Alam niyo na yun. Nagigets na siguro. Next is, meron pa pala ako nito sa masking tape. It para, Ayan, mapupunit na lang yung masking tape. Hindi siya pangit tignan. Lastly, hindi na to Daiso. But, meron akong ball pen. Friction ball pen. Kaya ako pala binili to para dyan sa ramyon. Mostly, madalas, nilalagyan ko siya ng gulay. But today, ayoko maggulay kasi ako lang ang kakain, so marami na, ang dami-dami na, hindi ako, mahilig ako kumain, pero hindi ako malakas kumain. So, konti lang ang kainin ko, busog na ako. So, ayoko na magulay, baka hindi ko na maubos, sayang. Yes. Pag nagta-travel nga kami, hindi ako mahilig kumain, kasi nagagalit kay asawa ko, kasi hindi naman siya nagagalit. Gusto niya, i-try ko yung mga pagkain para ano, di ba? Kaya nga nag-travel para sa experience, sa culture, lalo na sa pagkain. Pero ako kasi, mabilis ako mabusog. Ayoko rin nung feeling na busog na busog. Feeling ko magkakasakit ako. Pero, I love food. Ready na yung ating karne. Madalas na nilalagay ko dito is yung leek, carrots, radish, alin pa ba? Cabbage, pero tsaka tofu. Pero ngayon, tatanggalin natin yun. Meron lang akong kame, itlog,
Tsaka yung rice. Sticky rice. Ayun, sticky rice. And that's it. Alam nyo ba, guys, na bago ako mag-asawa, hindi ako marunong magluto. Ang kaya ko lang lutuin is fried eggs, tsaka mga instant noodles. Lalagyan mo lang na mainit na tubig. Hindi nga ako marunong magbukas ng kalan eh. Kapag magbubukas ako ng kalan, yung dipihit, tapos gasol, pag ganun yung kalan, ipapabukas ko muna yan sa ibang tao bago ako magluto. So, yes. But now, okay na. Medyo okay na. Nakakaluto na ako mag-isa. Medyo marami na ako alam na recipe malibad sa fried egg. Tsaka instant noodles. Yes. Unahin ko muna yung tawag dito, karne. Gusto ko kasi lutong-luto siya. Ayan. Unahin natin yan. Pakuluan lang ng kunti. Ayan guys, na ilagay ko na yung noodles. Sunod natin itong meatloaf. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan. Sunod natin yan. Hindi masyadong marami. Hindi natin ubusin. Kasi nga hindi ko mauubos. And then next is, lagay natin yung, ang dami. Parang hindi ko kayang ubusin. Itlog sa gitna. Okay, tayo na lang natin yan. Ayan na siya guys. Hindi siya magandang tignan. Pero let's see. Itadakimasu. Kalimutan ko guys. Maanghang pala siya. Oh my god. May tissue pa ko dito. Sumasakit yung chan ko kapag maanghang. Nagsimula na siya. Sumakit na agad siya. Nawala sa isip ko na maanghang siya. Hindi, sayang naman kasi kung hindi ko kakainin. Oh my god. Dalawa yung nagtitrigger ng sakit ng chan ko. Isa is yung pagkain ng maanghang at saka stress. So pag stress na yung stress ako, sasakit yung chan ko. Same as pag kumain ako ng maanghang. Oh my god. Maghapon na to hanggang mamayang gabi na to bago ako matulog. I'm scared. Magay mukha ako agad. Okay. And then, mamaya na ulit ako magbablog. Guys, babagyo kasi bukas. Binababa nila yung mga mesh. Na yan. Binababa nila yan kasi nga lalakas ang hangin. Oh my god, nakakatakot. Ayan guys, bahay na kami. Tignan niyo yung tigyawat ko. Kuya, why are you crying? Nani? Basu? Kuya, shita? Ashita? Okay. Ayan guys, nasa bahay na kami. Ang daming demand ng mga batang to. Nani? Okay, nani nga, okay. Nani nga, okay. Okay, mama. Wakatta yo, okay. Nani nga, okay. Ang galing. Pinulat yung bag gamit na anyway, at sa bahay na kami. And, yan. Kanina pa kami nasa bahay kaso may bisita kami. Kaya hindi ako nakapag-vlog agad. Oh, okay. Ang paman, eh. Mga bata, napaka-demanding. Ayun, tigawat ko, guys. Kasi siguro dahil yan, nag-miss ako ng pills nung nakaraang umuwi kami ng Pilipinas. So, akala ko hindi pa ako nakakainom. So, nadoble yung inom ko sa loob ng isang araw. Kaya, ayan. Good morning, guys. Pasensya na, hindi ko na kayo na-update kagabi. Kasi,
Sakit ng chin ko. I'm tired. Pakita ko sa inyo yung harap ng bahay namin. Nasa 13th floor kami, guys. Nasa 13th floor kami. Tapos, recently, may renovation. I mean, babaguhin ata yung kulay ng building. So, may mga bakal-bakal sa labas. Ayan, guys. Oh. Medyo nag-aalala ako kasi bukas daw malakas ang hangin. Baka magkakalas-kalas yung mga bakal na yan. Tapos, tumama sa bintana namin. Anyway, tingnan nyo. Gustong-gusto ko lumabas dyan sa harap. Tapos, upo-upo lang. Kape-kape. Gusto ko talaga lumabas dyan. I think, ang haba-haba na nitong vlog. Hindi ko alam kung magagawa ko yung a week, yung weekly vlog. Siguro mga ngayon to. Ngayon ay yung kahapon na vlog at saka yung ngayon. Tapos iba-vlog ko rin yung bukas. Tingnan natin yung bagyo. Magbablog din ako bukas, tapos Sunday. Anyway, tatry ko mag-vlog ng mas madalas. So, prepared na ako. Nakapagpalit na ako ng damit. Long sleeve season na, guys. And I hate it. Ayoko ng taglamig. Ano ba yung gagawin ko? I know, alam ko, dapat pre-prepare ko to sa gabi. Pero, I'm super tired. Reklamo na reklamo. Napagod eh, no? But, ganun lang naman tayong mga nanay. Hanggang reklamo lang tayo, napagod tayo. But actually, wala naman talaga tayong magagawa. Kaya, sa mga, ano, asawa dyan, kung naririnig nyo na reklamo kami na reklamo na we are tired, we, na pagod kami. Sorry po. Kasi, hanggang dun lang naman namin nare-release yung pagod namin. Kasi kailangan pa rin naman talaga namin mag-asikaso ng mga bata, mag-asikaso ng mga ng bahay, ng sa inyo, sa aming mga asawa. So, kahit na narinig nyo kami nagre-reklamo, huwag nyo seryosohin kasi hanggang dun lang yung reklamo namin. Wala naman talagang lalim yun. Hanggang salita lang kami. So, wait lang. Nilabas ko na yung winter, yung mga pang-winter ko. Kasi lamigin akong tao. Kailangan maaga ako nagsusuot ng mga sweater kumpara sa iba. So, ayan sila. Mamaya na lang ulit siguro. Mamaya, balikan ko kayong hapon. Kasi ngayong umaga, may klase ako. Mamaya namang hapon, may juku yung mga bata. Bahay na kami. Nasa bahay na kami, guys. Kauwi na kami ng bahay. Settle na kami. Hanggang matapos yung bagyo. So, kahapon pinakita ko sa inyo yung laman ng fridge namin. Yung mga lulutuin, yung mga pagkain na yung stock up na lulutuin. Ngayon, pakita ko sa inyo yung binili ko today na mga snacks, mga emergency food na hindi kailangan lutuin. Mostly, karamihan tinapay. So, natatakot talaga ako. Ayun, nakakatakot kasi nga, ang sabi sa balita, malakas nga daw sa pinag-iingat lahat talaga. And, unlike dun sa mga naranasan kong bagyo, ito yung pinaka binalita sa lahat. So, ito yung pinaka feel na feel kong bagyo. Yung mga nakaraan is parang wala lang din. Dito kasi sa Tokyo, hindi masyadong dinadaanan ng bagyo, maliban na lang dun sa part ng mga Chiba, Batam. Fortunately, hindi kami masyadong apektado ng bagyo dito sa Tokyo. But this time dadaanan nga daw ng ano ng Hagibis. Hagibis pala yung bagyo. Hindi habagat, hindi habagat. So sorry naman. But anyway, pakita ko sa inyo yung binili ko kaninang umaga. Ito bumili ako ng ang tawag dito. Cereals, tinapay. Ito yung natira namin kanina umaga. And then, may toast.
And then, ito para sa akin to, mocha cake. Tapos, ito para din sa akin, choco pan. And then, meron pa kami dalawang tinapay dito. Ito para sa akin. Ito para sa mga bata, snacks ng mga bata. And then, meron pa rito snacks. So, ayan yung aming tawag dito. Hindi na kailangan lutuin. Hindi na kailangan i-oven pa or kung basta hindi na kailangan ng kuryente. Kuha na lang. So, ayan. Meron pa akong anim isang box ng tubig. Ayan yung tubig namin. Ako lang at saka yung dalawang bata. So, kakasya na siguro yan hanggang Sunday or Monday. Tingin ko kasya na yan. Meron pa akong isa dyan. Meron pa akong isa sa bag. So, bali isang box pa ng tubig. Solve na kami dun. Ayan. So, hanggang dito na lang guys yung vlog. And, hugard na naman ako. Hanggang dito na lang yung vlog. See you again. Mag-vlog ulit ako bukas. So, i-vlog ko yung bagyo. Kung ano yung mangyayari. And, kung ano ang ganap bukas. Baka ma-i-upload ko rin tong video na to bukas, which is Saturday, kung walang problema sa internet. So, see you again. See you very, very, very soon. Bye!